sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay muling nag-viral ngayon sa mundo ng social media ang naging pasarinoon ni Ted Pailon sa kanyang programa sa TV5. Hindi naman pinangalanan ngunit sa pool si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pasaring, at dahil sa balitang ito, mga Marcos loyalists umalma at walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan si Ted Pailon. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di amanoy balitang naging pasarinoon ni Ted Pailon sa kanyang programa sa TV5. Hinggil di umano sa isang presidential aspirant na takot di umanong madeklara ang sell-in kung sakaling ito ay manalo bilang pangulo. Ayon pa kay Ted Pailon, tila takot ang kandidato ito dahil galing di umano sa nakaw o sa kaban ng bayan ang yaman na tinatamasa ng kanyang pamilya. Hindi walang... wala lang silang ibang pwedeng iba itong mga kaibigan kundi yun lang, nakaw-nakaw. Puro sila bintang pero di naman napapatunayan. Wala mga ganitong klaseng tao mga kaibigan. Dapat hinahatulad ito ng pulong eh. Dapat kinukulong na ito habang buhay ito. Kung si Ted Pailon. Ang diretsang pinangalanan ni Ted Pailon, pero halata di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinapatamaan nito. Dagdag pa niya ay pag nagkataon pa, paano mo masasabi sa mga tao sa gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan? Kung ikaw mismo at ang pamilya mo ay hinahabol pa ng gobyerno para mabawi ang sinasabing nakaw. Matatandaan noong kapanahunan pa ng kampanya, kaliwat kanan ang pambabatikos at paninira na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa isyu ng ill-gotten wealth ng kanilang pamilya na matagal nang pinupukol sa kanila. At ngayon ay tila wala na ngang mabatong isyu ang mga kalaban nito sa politika, katulad na lang ni Lenny Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno na pawang paninira lamang ang di umano'y kanilang ginagawa noon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapaangat ang kanilang rating noon sa survey ng panahon ng kampanyahan. May pasaring pa nga si Ted Pailon kung totoo ang nadeklara sa iyong sell-in or takot ka dahil tinatamasa mo at iyong pamilya ang marangyang pamumuhay ay bunga nga ito ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, nawawala na yung respeto at paghanga ko kay Ted Pailon. Oh mga kaibigan, dahil sa mga ganyang pinaggagawa nila, isensya nakakadismaya, kaya nakakadismaya silang panoorin dahil sa mga ganyang pinaggagawa nila. Hanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa rin maka-move on yung mga nasa mainstream media na yan. Mainstream bias media. Masyadong bias, hindi man lang naisip yung nangyayari sa bayan niya sa Tacloban nung Yolanda at Dibat pinabayaan ng mga iniidolo niyang dinawan. Akala ko pa naman na... may nabasa akong comment mga kaibigan pero hindi ko sigurado ha. Pero sabi nila eh, ito nababasa ko lang mga kaibigan na si Ted Pailon daw ang pumatay sa asawa niya. Hindi ko lang alam kung totoo mga kaibigan, yun ay nababasa ko lang sa mga comment nyo lang din. Smart at matalino itong si Pailon. Kung sakali man totoo yun mga kaibigan, pwede mong paki-drop na lang sa comment yung banyo. Yung kung video na totoong pinatay niya talaga. Hindi pala. Kung nakuha naman ng camera, ganun. Paki-comment lang mga kaibigan. At gusto ko rin makita eh. Para din palang si Lenny siya mag-isip kung makapanira wagas.
Akala mo may nagawa siyang maganda sa Pilipinas. Huwag niyong pansinin yung mga taong sagad sa buto yung inggit dahil wala tayong mapapala o maabot. Ganyan talaga basta ang mga taong itinatatak na sa isip ang politika kahit tapos na. Hindi tumatanggap ng pagkatalo. Bahala na ang mga taong ganyan. Mamatay sila sa inggit. Mga bitter na nga iyan. Dapat kung may paratang ka, i-address mo kung sinong man gusto mong punahin. Pero kahit hindi niya i-address, mga kaibigan, na bistado siya ron sa pahaging niya kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Kahit hindi niya i-address, di ba? Pero kung sakali mo i-address niya ganyan, mga kaibigan, malamang sa malamang, habang buhay mo kulong yan. Then idemanda mo kung nagsasabi ka ng totoo. Sa laki ng ninakaw na sinasabi nila, bakit walang makita? For more than 3 decades, nothing proven. The more I watch PBBM, the more I admire him. Kaya wala nang bumoboto sa Dilawan dahil nakakasawa na ang mga bintang sa mga Marcos. Ang totoong magnanakaw, mga Dilawan. End quote. Hindi po nakakatawa itong talaga itong mga Dilawan at kakampingke, no? Ito po, basahin po natin itong kanilang panawagan ngayon. Matatawa talaga kayo. Ako, sukan-sukan eh. Alam niyo naman, tuwing malalapit po yung August 21, gaano po ka-importante itong August 21? Ito po, ay pinagdiriwang po natin isa sa tatlong pinakadakilang tao ng Pilipinas. Bakit ko po nasabi? Talaga ba badong? Yan ba nga pinagdiriwang natin sa August 21? Talagang dakilang tao yan? Opo. Ano po patunay na pinakadakila to? Ito po ay tatlo. Hindi ko nga alam kung siya pa pinakadakilang tao sa Pilipinas eh. Alam niyo po kasi, paano ko po nasabi na dinadakila yan dito sa Pilipinas? Imagine po ninyo, no? Tatlo lang po ang sineselebrate natin na day para sa isang bayani, no? Rizal Day, December 30. Bonifacio Day, November 30. At ito po, Ninoy Aquino Day. Wala na pong iba. Wala pong presidente ng Pilipinas nakasama na kahili. Dapat burahin na sana yun, mga kaibigan, ano? Yung Ninoy Aquino Day. Kasi yung totoo siya, hindi naman siya naging bayan eh. Hindi naman siya naging presidente, mga kaibigan. So bakit? Ewan ko ba sa mga tao ng mga kaibigan, ano? Era ng tatlo na yun. Sila po ang kakangit. Pero karamihan sa mga tao ngayon, mga kaibigan, namulat na sa katotohanan. Kumbaga, nagising na sa kasinungalingan ng mga Dilawan. Tangit. Na sineselebrate natin yung holiday sa buong Pilipinas. Ganun po kadakila itong tao na to. Nagngangalang Ninoy Aquino. Alam niyo sa totoo lang, no? Nakakadiri man po. Pero naobera, no? Yung mga sipsip na politiko na naglagay diyan na ginawang batas yan, yung Ninoy Aquino Day. Hindi ba kayo kinikilabutan? Wala pong presidenteng matino ang umabot sa pamantayan nila. Presidente, mga dakilang tao. Ha? Wala pong matinong presidente na umabot sa pamantayan ni Ninoy sa kadakilaan. Si Rizal po at si Bonifacio, sa totoo lang po, wala po tayong duda lahat. Pero 99%, siguro isa. Mas maniniwala pa siguro ako, mga kaibigan, kung meron ko na Duterte. Rodrigo Roa Duterte Day. 1% lang po ang hindi nagdududa kay Ninoy. Kung talaga bang bayani, tanungin nga natin yung mga nagsa-celebrate niya kung paano naging bayani. O si Apple Akin lang sana, mga kaibigan. Ano? Mas the best pa talaga, mga kaibigan, pag si Apple Akin talaga. 99% kinu-question yung bakit kami holiday. Eh talagang magagalit yung mga fans ni Lenny Robredo kasi hindi pinayagan ng Malacanang. Ito po, galit na galit. Malacanang Palace denied the City of Nagas request to make the Jesse Robredo Day a special non-working holiday despite it being approved in previous years. Oh, paano hindi magagalit yung mga fans ni Lenny Robredo? Eh sa Naga lang ayaw ng ayaw na non-working holiday. Alam niyo po, special working holiday yung Jesse Robredo sa Naga City. Sa Naga lang yun, ha? Ayaw pong i-declare na non-working. Magagalit talaga yung mga ano. Eh, punta, mas nakahila pa yung asawa ko kaysa, di ba? Yung mga fans ni Lenny, galit na galit ngayon. Bakit daw diniklara? Hindi raw diniklara. Alam niyo po, tapusin muna natin yan. Sa mga nakalutang, nakanganga na mga fans ni Lenny Robredo, ipapaalam ko lang po sa inyo, no? Yung sineselebrate lang po, talagang dapat mga bayani lang. Kayo ba masabi niyo, bayani ba yan si, ano? Kami po, nagsaselebrate kami sa Bulacan. No? Meron po kami Marcelo Del Pilar Day. Meron kaming Blas Oakley Day. Meron kaming... Pwede yun, Marcelo, makaibigan. Kasi isa sa bayanin, makaibigan, nung araw, eh, di ba? Wala nga kami Gregorio Del Pilar Day. Imagine ninyo. Hindi namin, ganun po, ang Bulacan, alam ko, wala, hindi sineselebrate ng Bulacan yung Gregorio, pero yung Marcelo Del Pilar, sineselebrate namin. Sa Bulacan na holiday, walang pasok. Imaginin po ninyo, si Gregorio Del Pilar, no? Bayanin ang Tiradpas, walang kumukwestiyon sa pagiging bayani. Ayo, pala. Si Gregorio pala, makaibigan. Pero hindi ko alam kung si Marcelo. Punta sila pula ko kauna-una ang bayaning Pilipino. Hindi natin sineselebrate sa buong Pilipinas. Pero si Ninoy, Rizal, Bonifacio, Ninoy Aquino.
kung kahit na anong isip ko talaga, bakit na nila celebrate? Pasensya na yung mga fans. Hindi ko po maintindihan. Pag kayo, kaya nyo na ipaliwanag kung bakit kahilera. Kung bakit kahilera ni Rizal at ni Bonifacio Sinino, yan susuko na ako. Eh baka pati nagpanukala niyan, hindi niya maitatapat kay Rizal at Bonifacio. Eh dahil utu-utu kayo, mahilig kayong mang-utu ng presidente. Yan, yan ang nakita natin. Hanggang ngayon, merong Ninoy Aquino Day. Akala nyo ba masaya na sila? Na inihilera kay Rizal Bonifacio, ganun kadakila si Ninoy. Hindi pa rin po sila masaya. Yan po ang mga taong walang kasiyahan. Thank you very much muna kay 999 at napasaya tayo ng kanyang 818 pa lang. Ng kanyang 99. Sana all. $10 na pangkapi. Thank you very much. 818. Hindi ko talaga titigilan yan. Taon-taon. Taon-taon po natin. Tuwing isa-celebrate natin yan at walang pasok. Taon-taon kung babanatan yan at sasabihin na kahilera ba ni Ninoy? Si Rizal at Bonifacio? Taon-taon ko kasi sila lang po ang tanging tatlong tao. Si Manuel Quezon, hindi po sineselebrate ng buong Pilipinas. Manuel Quezon na yun, ha? Ama ng wikang pambansa at kung ano-ano pa. Sa Quezon City lang at sa Quezon sineselebrate si Manuel Quezon. Ramon Magsaysay, hindi rin po sineselebrate. Emilio Aguinaldo, kauna-una ang presidente ng Pilipinas, hindi rin sineselebrate ng buong Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo po, lumaban sa mga Espanyol, lumaban sa mga Kastila, lumaban din sa mga Amerikano. Hindi natin sineselebrate buong Pilipinas. Pero si Ninoy Aquino, nakatangi-tangi, ang naging tanging, anong tawag yan? Kaya po siya natin naging bayani ay dahil naging asawa siya ng Pangulo ng Pilipinas. Ay, buong Pilipinas po ang selebrasyon. Kaisa-isa po yan, kaisa-isa. Tatlong bayani ng Pilipinas na sineselebrate. Marami pong bayani ng Pilipinas. Pero ang sineselebrate po sa buong kapuluan, mula Visayas, Mindanao, hanggang Luzon, Metro Manila. Tanging tatlo lang, Rizal, Bonifacio at si Ninoy Aquino. Ganun po kadakila ang Ninoy Aquino na yan. Kung hindi pa rin kayo magagalit, mahala kayo sa buhay. Di ba? Manggigigil talaga kayo. Okay. Grabe, di ba? Pero dapat masaya na sila, di ba? Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, walang kasiyahan yung mga yan eh. Ano po ang panawagan nila ngayon? 40 years ng pagkamatay ni Ninoy, ito po ang panawagan ng mga to. Parada para sa hustisya. Anak ng pupa. Magrarally pa rin dahil napatay si Marcos. Ay si Ninoy. People's Commemoration of Ninoy Aquino. Ito po ang pamagat ng kanilang parada. Anong kinalang kanilang hinihingin? 40 taong walang hustisya. 40 taong walang hustisya. Puta, ginawa niyo ang bayan yan na hindi katanggap-tanggap eh. Wala pa rin hustisya si Pinoy. Si Ninoy. Okay. Si kanino pong kasalanan? Ah, kay Bongbong Marcos kasi walang... Ikaw presidente ngayon. President Bongbong Marcos, kasalanan mo yan. Inabutan ka ng 40 years ng kamatayan ni Ninoy. Hindi. Sino man makakaisip din mga kaibigan, malamang bobo na talaga. Hindi mo nalutas kung bakit namatay si Ninoy. Ilang presidente, ilang Aquino naging presidente mga kaibigan. Hindi nga nila na pinakita ko sino eh, di ba? Sino sa naabutan yung 40 years? Although alam na siguro nila, pero sabi-sabi, kamag-anak lang din nila, isang kuwangko raw. Sisingilin nyo na naman si Marcos. Siningil nyo na yung tatay. Ngayon sisingilin nyo yung anak dahil wala pa rin katarungan si Ninoy. 40 years buhat ng pinakay. Talagang kahit hindi ka marunong magmura, mapapamura ka sa mga hayop na to. Eh. Diba? 40 years na namatay, sisingilin nyo naman ngayon. Magmamarcha po sila. Buti na lang. Alam nyo, mga tatlo lang siguro sasama sa kanilang motorcade. O, yung mga nag-aabang po, no? Yung mga gusto pong sumama. Alas 7:30 po, ang assembly point ay sa Baclaran Church. 10 a.m, nasa Santo Domingo po, at magpapamisa sila. Pag marami po tao, mag-e-ed sa people power na yung mga yan. Paalala ko lang sa mga Aquino, no? Sa mga fans po ni Ninoy. Kung hindi nyo po nakamit ang katarungan sa panahon ni Cory Aquino at sa panahon ng kanyang anak na si Ninoy, pwede po ba huwag nyo hingin ang katarungan na ngayon? Kasi tapos na. May prescription po. Tapos na po lahat ng uri ng prescription. Maging masaya kayo na kahilera ni Rizal at kung ako magiging, ano, kung may magiging congressman, ano, isa lang po batas na unahin ko. Yan lang. Tanggalin niyang Ninoy Aquino Day. At alam ko magdidiwang ang buong sambayanan. Ibalik sa mga tunay na may-ari. Hindi lang po yan Ninoy Aquino Airport. Lahat po nang ipinangalan kay Ninoy Aquino. Parks and Wildlife, Ninoy Aquino Stadium, Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Tree, Ninoy Aquino Christmas Tree, Ninoy Aquino po pinang... At yun na nga mga kababayan, ano... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.